Hello mga kahabis, mga kalodi, magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo dyan? Ping Imson muli, nagbabalik. Medyo matagal-tagal na po tayo hindi nagkita. At ngayon ay mabibigyan ko na po kayo ng panibagong update kung ano mga nilalaman ng aming mga aquarium at mga panibagong prices po. So pasensya na po kayo at medyo natagalan ako. Anyway, kung sino pa po sa inyo mga kahabis, mga kalodi ang hindi nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po. At pindutin niyo po ang bell button at piliin niyo po ang all upang masubaybayan niyo po muli ang aking mga vlog, ang aking mga videos at update po dito sa ating Cartimar. Okay? So, ngayong gabi napansin niyo po walang katao-tao kasi po pinili ko po gabi na po ako makapagbigay sa inyo ng informasyon para naman po mas safe. Pwedeng-pwede na po akong dumaldal sa inyo dyan sa inyong harapan ng walang face mask. Para safe na safe po tayo at wala namang aberya. At syempre, para tuloy-tuloy rin po ang aking pagbablog sa inyo. Pero ngayong gabi na to, ating-atin na po ang ating oras. Okay? So, sisimulan na po natin mga kabis, mga kalodi. Hindi ko na po patatagalin. Alright? Okay. Okay. Dito sa bandang shop natin, dito sa kabila, sisimulan ko po dito. Ayan. Ang available po natin, mga kabis, mga kalodi, ang tinatawag natin Shinbunkin. Sukat po nito ay around 1, 2, 3, 4, mga 4.5 to 5 inches po. Yan ay available po sa ating shop. Ang presyohan lamang po nito ay nasa 50 pesos ang bawat isa. So yung 50 pesos na po na yan, pagpunta nyo po rito at nag-avail po kayo, syempre hindi nawawala ang discount. So bababa pa po yung presyo na 50 pesos ang bawat isa. Pero kung mas marami kayong bibilin, mas mababa pa po. Okay? Mas mababaan natin ang presyo. So, yan po ang tinatawag na Shinbunkin, ha? Yan po yung mga level ng mga koi fish at mga tinatawag natin mga fund fishes. Kasali po sila ron. Tulad ng mga tilapia or pink tilapia, koi fish, catfish at iba pa. Okay? So, itong Shinbunkin na to, napakatibay pong isda nito at napakadaling alagaan. So, hindi po sila maselan. At isa pa, napakagana po nilang kumain. Okay? So, ang pagkain lang po nila, pwedeng floating pellets, yung kulay green at kulay red. So, yan po yung pinapakain ko sa kanila. At pwede rin naman po yung isang klaseng kulay brown na floating pellet. So, isa po yan sa mga favorite po nila. So, sila po ay hindi mahirap pakainin. Ayan. So, ang susunod po natin ay ito na po yung mga hammerhead. Yan. So, yan na po yung ating mga hammerhead. Kitang-kita nyo naman po ang kikintab ng kanilang balat. So, ito yung scaleless. Hammerhead is scaleless. So, wala po siyang kaliskis. Balat lang po. Yan, kulay may black lines at saka parang silver ang kulay. So, yung mga hammerhead natin, napakadali ring alagaan at napakasarap din pakainin. Talagang magana kumain po ang hammerhead. So, ngayon, yun lang. Pagka kayo nag-alaga po nito, kailangan yung mag-adjust aquarium kasi lumalaki ho siya ng malaking-malaki. So, most likely, lumalaki ho yan ng mga 2 feet, meron pa nga 3 feet. So, depende sa pag-aalaga po ninyo, ha. Ayan, kasama po niya ng Shinbunkin din at saka mga koi fish po. Ayan. Okay? So, ang presyohan lang po nito ay 4 pieces for 100 pesos po. Ngayon, kung mas marami naman kukunin po ninyo, syempre, bababaan pa rin po natin ang presyo. Okay. Yan ang ating hammerhead, okay? Okay, mga kahabis at mga kalodi, bago natin pagpatuloy ang ating video, magsa-shoutout po muna tayo. Okay. Shoutout po kay Juan Miguel Navarro ng Tarlac. Shoutout po kay Yana Montoya. Shoutout po kay Sir John Michael Gabato. Shoutout po kay Aileen Aldemo. Shoutout po kay Wesley Santos. Shoutout po kay Sir Jeff Ramirez ng Bulacan Balagtas. At shoutout po kay Johnny Gapi. At shoutout din po kay Is The One TV. Shoutout po kay Nanay Karen and Tatay Chester Vlogs. At shoutout po kay Fish Kada. At shoutout po kay Fish of Mihabi. At shoutout po kay Gwen. At shoutout po kay Jong Beta. At shoutout po kay Queen Fontebella. At shoutout po kay R. Daily. Ayan. Aha. So, mga ating mga kahabis, mga kalodi, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta ng ating channel at maraming salamat po sa ating mga
nagpapa-shoutout dito sa ating channel. Yan. So I hope tuloy-tuloy niyo po akong suportahan sa ating channel at ako naman po ay pipilitin natin makapagbigay sa inyo ng mga tamang impormasyon at tamang update dito sa ating pet shop at syempre dito sa Cartimar Pet Center. Alright, so ipagpapatuloy na po natin ang ating video, mga kabis, mga kalodi. Yan, ang next po natin ay ang tinatawag natin Blue Canine Cichlids. Yung Blue Canine Cichlids po. Yan. Ito po ang kanyang female, ito po ang kanyang male. Yan. So, ang Blue Canine ay isang klase ng isda ng cichlid. So, kung kayo po mag-aalaga nito, huwag niyo po siya isasama sa mga community fish. Kailangan din, kapareha din niya po ng mga cichlids. Pwede rin po sa mga, basta yung mga pwedeng lumaki ng mga big fishes. Katulad din po niyan, hammerhead, mga parrot fish, ano pa ba? Mga iba't ibang klaseng cichlids din po. Tulad ng mga Oscar, tsaka meron pang iba, yung tinfoil, paku, yan, okay? Ito po ang ating Blue Canine Cichlids ay nagkakahalaga lamang po ng 50 pesos ang bawat isa or 3 pieces for 100 pesos. Okay? So, ang sukat po ng ating Blue Canine Cichlids po ay sumusukat po siya ng 2 inch mahigit. Okay? So, medyo malalaki na po siya. Kapag ang ilaw po ninyo naka-RGB, mas labas na labas po yung kulay nila na kulay blue. Tsaka mas maganda po siya. Pwede po kayo mag-setup sa kanya ng open water. Pwede kayo maglagay ng white sand, black sand, o kahit anong sand na gusto ninyo. And then, tapos, mga rock formation. Okay, mga hardscaping. Alright? So, ang susunod po natin ay ang ating silver arowana. Yan. Ang ating silver arowana po ay maganda po itong set up sa at least mag-start po kayo ng 35 gallon to 50 gallon kasi lumalaki po rin po siya ng malaki, depende po sa pag-aalaga po ninyo. Eh, yun nga lang, problema ka sa aquarium kasi mag-a-adjust ka na naman. Anyway, okay, ang sukat po ng ating arowana ay nasa 5 to 6 inches. Okay? So, kung sino po mga interesado sa inyo at gusto mag-start ng mag-alaga ng arowana, available po dito sa ating shop. Ang presyo lamang po ng ating mga silver arowana ay nagkakahalaga ng 750 pesos lamang po ang bawat isa. Okay, yan po, ang gaganda oh. Oh. Binukod-bukod ko na po ang silver arowana po namin kasi po syempre, pag pinagsasama-sama po natin, hindi maiiwasan, minsan nag-aaway-away rin po sila. Kaya minabuti kong bukod-bukod na lang po sila. Para naman po pagka binenta natin, makinis po ang kanilang mga itsura at walang mga sugat-sugat. Yan. Alright? So, yan. Ang silver arowana po natin, ang pagsisetup po nito ay meron po tayo tinatawag na overhead filter. Yan po ang kanyang filter system. Pwede na kayo mag-air pump. Katulad dun nasa akin dito, yan ang kanyang sponge filter. Siya po yung nag-absorb ng mga dumi. So, mas cheaper po pagkagantong filter ang ginamit po ninyo. Pero kung medyo malaki-laki na po ang aquarium na pagsisimulan ninyo, mas maganda na po mag-overhead filter kayo o kaya mag-DIY sump tank para mas malinis po yung tubig ninyo, ha? Okay. So, ang pinapakain ko dito ay pinworm or mealworm. Okay. So, ito po yung tinatawag natin pinworm or mealworm. So, ang sukat lamang po nito ay mga nasa 2 to 3 cm ang haba. So, tas ang papayat lang po niya, no? Ang liliit lang po nila. Ayan, no? So, ito po mga gantong kaliliit na worm na to na isa sa pinapakain sa ating arwana at sa iba pang mga carnivorous species. Kasi po, ito, sumataas po ang protina po nito at ito'y maganda ipakain para sa kanila dahil mas nakakakuha sila, nakakagain sila ng kanilang sustansya. Nakakakuha sila ng magandang sustansya rito para mas lumakas sila at mas mapabilis po ang paglaki. Okay? So, yan po yung tinatawag na pinworm o mealworm. So, ang bentahan po namin ito ay isang cup nitong gravy cup. Yan, isang cup ng gravy cup po yan ay nasa 80 pesos lamang po. Okay? So, kung sino po naghahanap ng pinworm or mealworm, meron po tayo rito. Pwede rin kalahati po, 50 pesos. Alright? Okay. So, yan. Yan po ang ating pinworm or mealworm, ha? Okay, next po natin ay ang tinatawag nating red balloon jewel. Okay, ang red balloon jewel po natin ay isang cichlids din po. So, hindi nga lang po siya lumalaki ng sobrang laki. So, ang iba tawag nila dyan, dwarf cichlid.
Okay? So, ang sukat po niya ay mga nasa 1.5 inches. Ang presyo lamang po nito ay nasa 150 pesos ang bawat isa. Now, kung napansin nyo, bakit tinawag na Red Balloon Jewel? Red Balloon Jewel. So, according po sa iba nating kahabis at mga kalodi dyan, pagka daw pong gantong kaputla ang kulay, female daw po ito. Ngayon, yun naman daw pong pulang-pula, ay yun daw ang female. Pero meron pa silang ibang tinitignan dito kung ano ang female at male. So, kung sino po mga nakakalam po sa inyo dyan, mga kahabis, mga kalodi, comment below lang po para naman po maturuan nyo kami kung ano po ba talaga ang female at male ng Red Balloon Jewel. At the same time, bakit hindi siya ganun kapula? Okay? So, before kasi nagkaroon ako ng Red Balloon Jewel, pero pulang-pula naman ang kulay. Pero this time, itong binigay sa akin ng supplier, hindi siya ganun kapula. Oh, anyway, moving on tayo po mga kahabis, mga kalodi. So, ang sunod po natin ang kanyang katabi, ang tinatawag na electric green tiger barb. Ang sukat po niya ay mga nasa less than 1 inch. So, ang presyo po niya ay nasa 75 pesos po ang bawat isa. Okay? So, medyo may kaliitan po siya. Yun nga lang, medyo may kamahalan ng konti. Pero, pagpunta naman po ninyo dito sa ating shop, di-discountan naman po namin kayo. Okay? Wala naman problema sa mga discount-discount na yan. Basta kaya, walang problema. Okay, ang next po natin ay ang tinatawag natin Cooley Loach. Ayan. Ang Cooley Loach po natin, ang presyon po natin dito ay 65 pesos lamang ang bawat isa. Bali, ang sukat po niya ay meron siyang 2 inch, 2.5 inch. Kung di ako nagkakamali, may 3 inches pa yung haba nito eh. So, medyo magaganda yung Cooley Loach natin kasi mga malalaki na po sila. Hindi katulad ng mga nakararaan, kaliliit lang po. Ito pa yung daliri ko oh. Medyo mahaba-haba na rin po tsaka malalaki na sila. Okay, mga nagtatanong sa inyo, ba't ako mag-aalaga ng Cooley Loach? Okay, ang Cooley Loach po natin ay isa sa pinaka magandang alagaan na bilang isang bottom feeder. At the same time, tagakain po siya ng mga pest. At kumakain po sila ng mga small worms, small snails, at kung ano-ano po pong mga small insects na pest sa loob na inyong aquarium. So, very helpful din po siya, mga kabis, mga kalodi. Kung ang inyong setup ay mga aquatic plant setup. Nakakatulong po siya sa inyong ecosystem. Okay? So, yan po yung tinatawag natin, Cooley Loach. Okay. So, ang next po natin, mga kabis, mga kalodi, ito, iilan na lang po ang laman ng ating tinatawag na swordtail or sangke swordtail. Ito po yung sangke swordtail, may patsi-patsing itim. Tapos ito naman po, yun ang kuhaku swordtail. Yan, yan po yung kuhaku swordtail po natin ha. So ang sangke swordtail po natin at saka yung kuhaku swordtail, ang sukat po yung mga 1 inch mahigit. So hindi siya napalo ng 1.5 inches din. So kaya lang iilan lang, karamihan 1 inch mahigit lang po ang sukat po nila. Now, ano po ang presyo niya? Ang presyo po ng ating sangke ay 75 pesos each. Tapos yun naman kuha ko swordtail po natin ay nasa 65 pesos ang bawat isa. So, iilan na lang po. So, order po tayo niya para dumami pa ulit ang ating available na gantong klaseng swordtail. Okay? So, ang next po natin ay ayan. So, ang tawag sa kanya, albino dragonfin, mga kabis, mga kalodi ha. So, itong klaseng isda na to ay lumalaki rin po siya ng mga 1 feet, 2 feet, depende rin po sa inyong pag-aalaga. So, ito ay nangangailangan na mas malaking aquarium, okay? Pero for the meantime, pagkaganto sukat nila, mga nasa 2.2 to 2.5 inches, so pwede ka na mag-start sa 15-gallon aquarium tank. So, ang setup lamang po nito ay open water din po siya or hardscaping, okay? Kasi nga, lumalaki po siya at saka para po sa inyong kalaman, nakakatuwang pakainin ng dragonfin, ang albino dragonfin. Kung napansin nyo, albino kasi pula po yung mata niya. Ang albino dragonfin po, medyo may kalabuan ng mata nito. So, malakas lang po ang pang-amoy nila. Pagka kayo nagbigay ng pagkain sa kanila, medyo ang tagal nila bago makain, hinahanap pa nila, inaamoy-amoy pa bago nila maisubo. Okay? Yan, konting ano lang sa inyo, information sa experience ko. So, kasi pag tinapakain ko, napansin ko talagang
hinahanap ng nguso nila, hindi nila nakikita. Well, anyway, so ito pong albino dragon fin po natin ay sumusukat po siya ng 2 to 2.5 inches. Ang presyo po ng ating dragon fin ay nasa 250 pesos ang bawat isa. Okay. Yan, ang ganda ng dragon fin, oh. Kita niyo po. Mukhang ahas siya na dragon. Mukhang, well, ang local na dragon fin na tinatawag natin, alam niyo ba mga kabis, mga kaladyo, kung ano, yun po yung tinatawag natin dalag. Dalag sa sapa. Kaya lang ito naging albino dragon fin kasi sa kulay niyang kakaiba, pula mata, tapos yung skin niya, kulay cream. Maraming klase ng dragon fin, mga kabis, mga kalodi. May mga mas mamahalin pa dyan. May mga imported talaga. Alright? O, no, next po natin, ang kasama po niya dito sa loob ng aquarium na ito ay ang tinatawag nating clown loach. Kung yung isa ay coolie loach, ito naman po ay clown loach. Hello? Ang clown loach po natin, mga kabis, mga kalodi, kasama rin po ito sa mga monster fishes kasi lumalaki rin po siya ng mga 1 feet. Okay? So, ang trabaho naman ng ating clown loaches ay tinatawag na bottom feeder. So, kung may mga leftover food po na lumulubog sa buwababa sa inyong aquarium, so, isa po sila sa kakain nun. At the same time, pest eater din po ito at ang pagkakaalam ko, kahit pa paano, kumakain din to ng algae. Okay? So, carnivorous fish din po siya. Kumakain din po sila ng maliliit na isda. Okay? So, napakaganda po nitong clown loach na ito. Very peaceful din po ang isda na ito. But, huwag nyo isasama sa mga community fishes nyo. Hindi kasi sila bagay doon. Okay? So, pero for now, kung may mga community fishes kayo, tapos sasama nyo siya, kung ganyan kaliit lang siya, okay lang. Pero yung pag malalaki na, wag na. Okay ba mga kabis, mga kalodi? Ayun, nabigyan ko kayo kahit paano konting tip at konting information ha. So, ang coolie loach, ang clown loach po natin, ang sukat po niya ay nasa 1 to 1.5 inches. Ang presyuhan po natin di ay 200 pesos ang bawat isa. Alright? 200 po ang bawat isa ha. Ito po ang tinatawag natin clown loach. Okay. So, I hope mga kahabis, nagustuhan niyo po yung mga pinakita kong available na fishes natin. Message nyo lang ako sa aking messenger, Ping Imson, para mas makapag-usap po tayo. Pwede po tayo video call. Para na sa ganun mas mabigyan ko pa kayo ng mga iba pang information at kung ano man ang mga katanungan ninyo, pwede naman natin sagutin. Alright? May mga kasunod pa po ito, so abangan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, yun lamang po mga kabis, mga kalodi. Maraming salamat. God bless you all. Good night. Bye-bye. Bye-bye.